Welcome sa panibagong tutorial para sa Mitsubishi HMI or Graphic Operation Terminal or GOT. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa lamps or indicator lights na ginagamit sa GOT. Okay, so sa Mitsubishi GOT, meron tayong tatlong klase ng lamps. Ito ay ang bit lamp, word lamp, saka lamp area. Ang bit lamp, ang function nito ay magbigay ng on-off na indication base doon sa on-off status ng bit devices. So, yung bit devices na yan, ito yung mga output coil natin or yung mga bit switch. So, kung naka-on or naka-off yung bit switch or output coil na yan, so, yun ang kanyang ibibigay na indication dito. Either naka-on ang ilaw or naka-off. Ang word lamp naman, so, ito ay yung kanyang ilaw, ang kanyang magiging indication ay nakadepende sa value ng ating word device. So, itong mga word device, ito yung mga, halimbawa, ang mga data registers. So, depende sa value ng ating data registers, yun ang kanyang indicator na indication na ibibigay. Okay, so ang lamp area naman, ito naman yung magbibigay ng indication doon sa ating lamp na sinet, depende sa kung ano yung status ng lamp area. Yung ating mga lamps na yan ay nakapaloob sa isang area, kung saan yung area na yan ay nakaset sa kulay at meron tayong bit device na magti-trigger nito. Okay, so subukan natin i-testing. Gawa tayo ng example ng ating bit lamp. Okay, so ito yung ating bit lamp. Okay, so lagyan natin ng ating out device number. So halimbawa, ito yung ating Y0. Ngayon ang bit status nito ay on, off, saka on. So sa off, pwede nating palitan yung kulay. Sa on naman, pwede rin nating mamili kung ano yung gusto nating ilagay. So halimbawa, sa off, gawin na natin siyang red. Okay, so pwede rin nating lagyan ng text sa bawat status. So ito yung off status natin at ito naman yung ating on. Okay, yan. Ngayon lagay tayo ng bit switch para activate natin yung ating lamp, bit lamp. Ito yung ating X14. Alternate natin. Okay. Y3. Okay. Yung pangalawa naman, ito yung tinatawag na word lamp. Okay, so lagay tayo ng ating word lamp dito. Itong word lamp, pwede nating kahit na anong klase ng lamp, pwede nating palitan ng type ng shape. Okay, so halimbawa ito, kuha tayo sa library, palitan natin yan ng shape na pump, halimbawa. Okay, itong pump. Okay, so ang device na ito, maglalagay tayo ng word device na D0. So yan ay nakadepende dito sa ating program, itong D0. So, maglagay tayo ng tatlong states. Okay, so yung unang state, 0.
gawin natin siyang red. So ito yung pag naka off halimbawa ang ating pump. So yung state number 1 naman, gawin nating red. Ito ay pag naka on ang ating pump. Ngayon ito, papalitan natin yung value nito. Yung value nito, palitan natin siya ng 1. So pag nag pag ang value niya ay 1, ibig sabihin yan, nakaran ang ating pump. Okay, so ito naman para sa fault. Okay, so lagyan natin ng blink. So, magbi-blink siya pag mayroong fault. Okay, so ang value naman nito ay gawin nating 2. Okay. So ang mga value na ito, yung 1 saka 2 na ito ay nakabase dito sa ating value ng ating D0. So pag naka 0 siya, ibig sabihin naka-stop. Pag nag 1 naman itong D0, ibig sabihin yan ay naka-run siya. So pag nag-run yan, pag nag-run ng M1, okay, move niya yung value na 1 sa D0. At pag nag-trip naman, ito yung ating trip na auxiliary. Pag nag-activate yung X2 or X3, ito yung overload saka temperature sensor. Pag nag-activate ang M2, move niya yung value na 2 sa ating digital data register. Okay. So, maglagay tayo ng ating bit switch para sa pag-start and stop. Yung X0. Naman X1. So nandiyan na ngayon ang ating bit lamp saka yung word lamp. So subukan natin i-testing. Okay, so on off, pag on natin, so nagpalit ng kulay, naging green. Okay, so dito makita natin naka-on ang Y3 ngayon. Naka-close ang X14 ang ating switch. Pag switch ulit natin, mag-off. Okay, dahil matay ang ating Y3, nag-deactivate ang Y3. Nag-open ang X14 ang ating input switch. Okay, yan. So yan ang tinatawag na bit lamp. So dalawa lang yung kanyang state, either on or off. Ito naman yung ating word lamp. So meron tayong tatlong states na nilagay dito, yung off, yung run, saka yung trip. So pag nag run tayo, so magiging kulay green. Okay, so yan ay dahil nagkaroon ng value na 1 ang ating D0. Okay, so nag-close ang M1, minove niya yung value na 1 sa ating D0. Okay, so off natin. On. Ngayon, halimbawa, nagkaroon tayo ng fault. Nag-trip ang ating overload. So, halimbawa, open natin yan. Okay. So makikita ninyo na nagpalit ng kulay, naging yellow at nagbi-blink. So yan ay dahil ang value ng data register natin ngayon ay 2. Dahil nag-close ang ating M2. Yung M2 nag-activate nung nag-close ang ating overload relay. Okay? So yan ang bit lamp tsaka yung tinatawag na word lamp. Ngayon naman, papakita ko yung paano gamitin yung tinatawag na lamp area.
Okay, so una-una maglagay tayo ng mga objects dito. Okay. So ito yung object natin. Lagyan natin ng kulay. Okay. Ito gawin natin dark blue. Okay, so maglagay tayo ngayon ng lamp area. So itong lamp, itong mga object natin na ito, ipapasok natin sa loob ng ating lamp area. Okay, ang circle na yan, hatiin natin. So kalahati nakapasok sa lamp area, ang kalahati ay nasa labas. Ayan. Okay. Ngayon, isiset natin yung ating lamp area. Okay. So, sa lamp area, meron tayong dalawang color na setting. So, itong meron tayong dark blue. Okay. Saka yung pangalawang kulay ay ang ating cyan or ang light blue natin. So, ang device na ilalagay natin dito ay lagyan natin ng Y3. So, halimbawa, nag-activate yung Y3. Pag nag-on ang Y3 natin, ma-activate yung lamp area natin na tawag. Okay. So, subukan natin. Okay, so i-on natin ang ating Y3. So obserbahan nyo kung anong mangyayari sa mga ilaw, sa mga objects na ito. Okay, so nakita nyo ang object na ito ay nagpalit ng ilaw. So kung ano yung naka-off na ilaw natin kanina, So, yung off na ilaw natin ay ito, itong blue. Papalit niya dito ngayon sa ito. Dito. So, dito naman, napalitan yung ating, nung nag-on siya, kung ano yung on na ilaw natin dito, sa ating lamp area, yun naman ang kanyang kukulay. Yung nakapaloob lang sa lamp area. So, itong labas, hindi naapektuhan. Ito naman, kaya na ito hindi nagpalit ng kulay, gawa ng hindi siya kasama sa dalawang nakaset na kulay. Okay? So, walang mangyayari dito. Kung ano yung kulay na nasa setting natin ng lamp area na ito, yun ang kanyang pagpapalitin. So, yan ang nangyari sa ating example. Okay, so off natin. Yan. So, balik siya sa original na kulay. On uli. Yan. So, kalahati lang yung naapektuhan yung nasa loob lang ng lamp area. Okay? So, itong Y3 natin, lagay natin sa normal uli ang ating sensor para yan. So, hindi na siya nag-blink ngayon. Nasa stop na position siya. Okay?
So yan lang po ang basic na paggamit ng tinatawag na lamps ng Mitsubishi Graphic Operation Terminal. Maraming salamat.